Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano natin matatanggal ang watermark sa ating KineMaster photo or video editor. So, makikita nyo po dito sa installed KineMaster ko yung watermark. Yan yung watermark sa installed app ko sa Google Play. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito tatanggalin. So, watch until the end. So, ayun. Una natin gagawin, punta tayo sa Google. Search po natin yung AC Market. Click po natin yung AC Market. And then, ito pong nasa unahan, AC Market Crack Apps Games Mods for Android. Tapos, ito po yung itsura niya. So, yan. Green Android siya yung logo niya. Ayan. Tapos po, click lang natin yung download. Download. Tapos, kayo na pong bahala kung gusto nyo baguhin yung file name. Tapos, kung saan nyo gustong i-save yung app. So, hintayin lang po natin siya mag-download. So, yan. Okay na po. Tapos, install. So, after po niyan ma-install, hintayin lang po natin. Open natin siya. So, ayan. Nag-open na po siya. And then, allow lang po natin siya. Allow natin lahat. So, after nyan, search na natin yung Kine. Ito po yung itsura niya. Ayan. Tapos, search na natin yung KineMaster. KineMaster Pro Video Editor. So, ito po yung version na magpipilian nyo. Trial and error. So, itatry natin yung pinakababa. Ito po yung 4. So nakita nyo po, installed pa siya sa aking Android phone. So ang gagawin natin, i-uninstall natin siya. So yan, uninstall natin yung KineMaster na galing sa Google Play. Okay, uninstall na siya. Tapos balik tayo dun sa AC Market. Install natin siya. Ito pong nasa pinakababa ang ating i-install na version. Yan. Meron po siyang maiksing commercial. Diyan po sila kumikita. So, hayaan lang po natin siyang hanggang matapos. Yan. So, yan po. Okay na siya. So, balik tayo sa AC Market. Okay. Allow lang natin siya. Tapos, balik tayo kay KineMaster. Okay. Click natin yan. So, yan. Meron na siyang 51.91 MB.
Click nyo lang po yan. Nag-start na po siya mag-download. Okay nyo lang po. And then yan, nag-start na po siya. Antayin lang po natin saglit. Yan guys, ito po, trial and error po ito. Ang una kong version na dinownload is yung nasa pinakababa. So, ito try natin kung gagana siya dito sa aking Android phone. Ang gamit ko po ay Asus. So, try po natin muna kung gagana yung version na yun. So, allow lang natin yung Android natin, tapos install. Ayan, background ko po ang aking mga anak. Pasensya na po. Maingay sila. Pero may sundin nyo lang po yung instruction. Ayan. So, syempre, allow din natin siya. Allow natin lahat. So, allow. Ayan. Allow. So, ito na siya. So, pa tayo sa media ng mga photos. Pukuha lang tayo ng photos. Ito. Click natin yan. Ito. At saka yan. So, back tayo. Play natin. Try natin kung mag-play. Yan. Hindi po siya gumagana. So, ang gagawin natin, try natin yung ibang version. So, balik tayo sa AC app. Uninstall natin yun. Ininstall natin na una. Kay Kine Master tayo ulit. Tapos, baguhin natin yung version. Gawin natin 4.7. Kanina 4.6. 4.7.6. Ngayon, 4.7.7. So, ayan. Install natin siya. Wait lang po natin saglit. Ayan. So, ayan. Install. And then, open natin. Tapos, ganun pa rin. Allow and allow. Tapos, there. Punta tayo sa media. Kuha tayo ng pictures. Yan. Kanyara ito. Yung ulit tatlo. Yan. Hey, so, ayan. Gumana siya. So, ayan. Pwede na tayo mag-upload ng video ng walang watermark sa YouTube gamit ang Kine Master galing sa AC Market. So, that's it. Please don't forget to subscribe to our channel and see us next time. Bye!